Kung siya ay bata pa, nakita ni Dae-gil ang isang kakaibang lalaki na dumating sa restora ng pamilya, na sinasabing siya ay ipinadala ng tiyuhin ng bata upang dalhan sila ng pera upang mabuhay sila ng walang pag-aalala. Labis na humanga si Dae-gil sa lalaking ito na nagbigay sa kanya ng tip para sa pagiging mabuting bata, at sinamantala ni Dae-gil ang pagkakataong gumawa ng mga dahilan kung bakit siya dapat makakuha ng mas mataas na tip. Iginalang ng lalaki ang katalinuhan ng bata at binigyan siya ng dagdag na pera habang itinuturo na siya ay magiging isang mahusay na hustler, at nang magpakita ng interes si Dae-gil sa salita, itinuro sa kanya ng estranghero ang mga trick ng kalakalan. Simula noon, si Dae-gil ay nagsusugal at nanalo salamat sa pandaraya sa bawat pagkakataon, simula sa pogs noong middle grade at lumipat sa aktwal na pera sa high school. Ngayon sa kasalukuyan, isang nasa hustong gulang na si Dae-gil ay nagtatrabaho bilang isang delivery boy, ngunit sumasali pa rin siya sa mga laro ng card upang magpatuloy sa pagsusugal. Isang araw, naimbitahan siya sa isang laro sa lugar ni Guang Chul at nakilala ni Dae-gil ang kapatid nito na si Mina, na pagod nang makita si Guang Chul na nag-aaksaya ng pera sa isang adik sayon. Si Dae-gil ay agad na umibig sa kanya at sinubukan siyang yayain. Ngunit si Mina ay tumugon sa pamamagitan ng pagsigaw upang isipin ang kanyang kapatid na siya ay inaatake at naging dahilan upang bugbugin si Dae-gil. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Dae-gil ang kanyang lolo na lumabas at pumunta sa isang sag-alan, kung saan natalo ang matanda at nagdulot ng eksena sa pamamagitan ng pagbibintang sa lahat ng pandaraya. Ang lalaking namamahala, na may palayaw na ghost, at ang kanyang bodyguard ay dinala si Grandpa sa ibang silid upang bugbugin dahil sa kanyang pag-uugali. Dumating si Dae-gil upang iligtas siya at pagkatapos na patumbahin ang bodyguard sa pamamagitan ng pagbigla dito mula sa likuran nito, sinalubong niya si Ghost, na armado ng kutsilyo. Sa pakikibaka, aksidenteng nasaksak ni Dae-gil si Ghost, kaya siya at si Grandpa ay tumakas sa lugar bago pa sila mahuli. Sa bahay, binigay ng ina ni Dae-gil ang bag ng pera na ipinadala ng tiyuhin ilang taon na ang nakalilipas at hindi niya ito ginalaw. Hiniling sa kanya na umalis sa malaking lungsod at magpahinga sandali. Tinanggap ni Dae-gil na ito ang pinakamagandang ideya, ngunit bago umalis, dumaan siya sa bahay ni Mina upang sabihin sa kanya na hindi siya sapat para sa kanya ngayon, ngunit babalik siya bilang isang mas mahusay, karapat-dapat na lalaki at saka pakakasalan siya. Nang makarating siya sa lungsod, umupa si Dae-gil ng isang lumang maliit na apartment at nakipag-ugnayan sa kanyang matandang kaibigan na si Charlie, na nagtatrabaho sa isang kilalang den ng pagsusugal. Ang trabaho ni Charlie ay magpanggap na isa pang manlalaro upang talunin ang mga tunay na attendant sa pamamagitan ng pagdaraya pagkatapos ay ibalik ang pera sa amo na si Kujang, na siyang nagbabayad sa kanya ng komisyon. Salamat kay Charlie, si Dae-gil ay nakakuha ng trabaho doon bilang isang skivvy, at ginagamit niya ang kanyang mga alindog at panlilinlang upang magbenta ng maraming pampalamig at sigarilyo sa mga kliyente na nagbibigay sa kanya ng mga karagdagang tip. Sa kanyang mga shift, nakikilala rin niya ang iba pang empleyado ng den tulad ni Naso at Madam Song, na tulad ni Charlie, ay nagpapanggap ng mga manlalaro para matalo ang lahat. Andyan din si President Wu, isang magandang byuda na customer na mabilis na nagustuhan ni Dae-gil. Pagkalipas ng 5 buwan, naisip ni Kujang na ipinakita ni Dae-gil na siya ay mapagkakatiwalaan at sapat na tapat upang maging isang peking manlalaro tulad ni Charlie. Di nagtagal, si Dae-gil ay nanalo sa mga laro at umakyat bilang pinakamahusay na manlalaro sa den, na naging dahilan para maging paborito siya ni Kujang, at naging resulta ng pagseselos ni Charlie. Ngayon ay kayang-kaya na ni Dae-gil na bumili ng magagandang damit at magrente ng marangyang apartment, kaya nang isang gabi ay nadatnan niya si President Wu na umiiyak sa parking lot dahil muli itong natalo, niyaya niya ito sa kanyang lugar upang turuan siya kung paano maglaro ng mas mahusay. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalaro ng baraha, sinaktan ni President Wu si Dae-gil, na sa una ay sinubukang isipin si Mina ngunit sa huli ay sumuko sa mga pagsulong o pang-aakit ni President Wu. Simula noon, nagsimula silang mag-date. Maya-maya, pinili ni Kujang si President Wu bilang kanilang susunod na biktima na maiwang bankrupt. Ang plano ay gawin siyang manalo kunwer saglit, bago mag-strike at gawin siyang matalo ng matalo sa lahat. Binalaan ni Dae-gil si President Wu sa planong ito at hiniling sa kanya na huwag nang bumalik sa longga, ngunit hindi nakinig si Miss Wu at nagpapakita pa rin siya. Gamit ang mga trick na itinuro sa kanya ni Dae-gil, natalo ni President Wu ang iba at patuloy na nanalo pa rin, na naging sanhi ng pagka-bankrupt ng den. Pagkalipas ng ilang araw, nang hindi na muling narinig mula kay President Wu, kailangan ni Dae-gil ng bagong lugar para kumita,
kaya inanyayahan siya ni Charlie sa isang pribadong laro kasama ang isang mayamang lalaki na tinatawag na Jang, na may malaking sorpresa. Ang pang-apat naman lalaro ay si Mina, na pananggakuhang papakasalan. Nagsisimula ang laro sa pabor ni Dae-gil, at nagdalawang isip si Charlie na dapat silang huminto hanggat maaari at umalis kasama ang pera, ngunit gusto ni Dae-gil na magpatuloy para sa mas malaking kita. Ito ay nagpapatunay na isang pagkakamali nang maabala ni Mina si Dae-gil at tuluyang mawala sa kanya ang lahat at nagkautang pa. Lumalabas na si Jang ay nagtatrabaho para kina Kojang at So, dahil nalaman nilang nakikipag-date si Dae-gil kay President Woo at naisip na tinulungan niya itong manalo, ibig sabihin ay gusto nilang maghiganti. Isang buwan pagkatapos ng laro, hindi pa rin nagbabayad si Dae-gil, kaya pinasunod ni Jang ang kanyang mga tauhan para kunin ang kanyang kidney bilang bahagi ng pagbabayad. Sa panahon ng pagkidnap, nabali ang kamay ni Dae-gil. Kinukuha ni Jang ang kidney kasama ang apartment at bank account ni Dae-gil, ngunit hindi pa rin ito sapat para mabayaran ang kanyang buong utang. Sa kalaunan, si Kojang ay inaresto ng pulisya at ang kanyang mga empleyado ay nagtago, kaya dapat manatiling mahirap rin si Dae-gil. Nang walang pera na gagastusin, nabubuhay si Dae-gil sa pamamagitan ng pagtulog sa mga kafe at pagkuha ng mga natirang pagkain sa ibang mga mesa. Isang araw, hinanap siya ni Mina at inanyayahan siyang maghapunan ng magkasama, kung saan ipinaliwanag niya na ang laro kasama si Jang ay isang bitag. Matagal nang nagtatrabaho si Charlie kay Jang at habang si Dae-gil ay ginulo ni Mina, ang dalawang lalaki ay nagpalitan ng baraha. Galit na galit si Dae-gil nang malaman niyang pinagtaksilan siya ng kanyang matalik na kaibigan at gustong maghiganti. Ngunit pinaalalahanan siya ni Mina na huwag gumawa ng anumang katangahan dahil dapat siyang pakasalan balang araw. Salamat sa perang regalo sa kanya ni Mina, lumipat si Dae-gil sa isang maliit na bayan at nagsimulang magsugal sa mas maliliit na lungga. Isang gabi, nahuli siyang nanloloko, ngunit tinulungan siya ng isa pang manlalaro na tinatawag na Mr. Go. Hindi nila nakikilala ang isa't isa dahil pareho silang mas matanda ngayon, ngunit ang lalaking ito ay ang parehong lalaki na nagdala ng pera sa pamilya ni Dae-gil noong mga nakaraang taon. Humanga si Dae-gil sa paraan ng pagpapalit ni Mr. Go ng mga card ni Dae-gil at pagtakpan ang kanyang pagkakamali habang may prosthetic na kamay, kaya hiniling niya sa kanya na maging mentor niya. Tinanggap lang ni Mr. Go dahil ipinaalala ni Dae-gil sa kanya ang isang maalamat na manlalaro na tinatawag na Hands of God, na hindi alam ni Dae-gil na kanyang tiyuhin. Si Mr. Go ay nagtuturo kay Dae-gil ng mga advanced hockey este advanced tricks sa pagsusugal at kung paano basahin ang wika ng katawan ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanya na kung isang araw ay kailangan niyang maglaro ng hubot-hubad ay dapat na lang niyang kainin ang dagdag na card. Ang dalawa sa kanila ay naging napakahusay na kasosyo sa card at nagsimulang gumawa ng detalyadong mga plano sa pagdaraya na nagpapahintulot sa kanila na magsimulang manalo muli ng madalas, lumilipat mula sa maliliit na den hanggang sa mas malaki. Isang gabi, nakita ni Dae-gil si Charlie sa mga lansangan at sinundan siya para humingi ng paliwanag. Ipinagbili ni Charlie si Dae-gil dahil naiinggit siya sa pagiging paborito ng amo, ngunit mahirap din siya ngayon dahil naloko rin siya. Malabas na sa simula pa lang, nakikipagtulungan na si Soki na Madam Song at Miss Wu para pabagsakin si Kojang, at ngayon ay iniisip ni Dae-gil kung totoo ba ang mayroon sila ni Wu. Mayroon ding mapangwasak na balita si Charlie dahil sa engkwentro ni Dae-gil kay Mina na ibenta siya. Galit na galit, pumunta si Dae-gil sa den na pinagbentahan kay Mina at nagulat siya nang malaman na pinamamahalaan ito ni Ghost, na buhay pa at nagtatrabaho para kay Jang. Kung gusto ni Dae-gil na iligtas si Mina, kailangan niyang manalo sa isang laro laban sa kanya habang naglalaro lamang gamit ang isang kamay at kung sino ang manalo ay kailangang saksakin ang kamay ng kalaban. Salamat sa mga turo ni Mr. Go. Madaling nanalo si Dae-gil sa laro sa pamamagitan ng pagbabasa ng body language ni Mina, ngunit sa halip na saksakin siya, sinasaktan niya ang sarili niyang kamay na hindi na tuluyang nakabawi mula nang masira pa rin ito ng mga tauhan ni Jang. Sinubukan ni Dae-gil na umalis kasama si Mina, ngunit pinigilan sila ni Ghost, na ipinapaliwanag na hindi sapat ang perang ginawa ni Dae-gil sa larong ito upang bayaran ang kanyang utang. Sa kabutihang palad, nagpakita si Mr. Go at binayaran ang natitirang pera. Sa sandaling nakabalik na sila sa lugar ni Mr. Go at nakatulog si Mina, iniisip ni Dae-gil kung ang isang tao ay talagang makakapagpatuloy ng magandang buhay sa pamamagitan lamang ng pagsusugal. Ipinaliwanag ni Mr. Go na nagsusugal lang siya dahil addict siya, ngunit noong unang panahon, may apat na maalamat na mananaya. Ang isa sa kanila ay nahulog sa isang tren sa misteryosong mga pangyayari. Ang pangalawa ay nawala ang kanyang tainga dahil sa pangatlo,
na tinatawag na Agi, na siya rin ang taong pumutol sa kamay ni Go at kilala na masama. Lahat ng mga sugarol ay may kasawian bilang kanilang kapalaran, kaya naman ang ika-apat na maalamat na mananaya, ang Hands of God, ay umalis sa isang malaking laro kung saan malapit na sana siyang manalo, dahil sa ayaw na magkaroon din ng madilim na kinabukasan. Kung gusto ni Dae-gil ng magandang buhay kasama si Mina, naisip ni Go na dapat na rin siyang umalis. Maya-maya, isinama ni Dae-gil si Mina sa hapunan at nalaman kung ano ang nangyari sa kanya. Ang kanyang kapatid na si Gwang Chul ay dating nakikipagsugal kay Ghost, at isang gabi, nang pumunta si Mina para sunduin siya, nakilala niya si Jang, na naging obsessed sa kanya. Gumawa ng plano si Jang na iset up si Gwang Chul sa isang doktor sa pagsusugal na naglagay sa kanya ng pagkakautang kay Ghost, na naging dahilan upang magpakita si Mina upang tulungan ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang hustler. Gayunpaman, habang siya ay naglalaro, ang mga tauhan ni Jang ay may inilagay sa kanyang kape, pagkatapos ay ipinadala siya upang magpalipas ng gabi kasama ang ilan sa mga kliyente, at ngayon ay itinuturing ni Mina ang kanyang sarili na isang maruming babae. Nawala sa sarili si Gwang Chul nang marinig niya ang nangyari sa kanya at pinatay ang doktor na nanloko sa kanya, kung saan siya ay ipinadala sa bilangguan. Ipinaliwanag ni Dae-gil na wala siyang pakialam dahil marumi rin siyang tao kaya gusto niyang gugulin ang kanyang buhay kasama siya, at sa wakas ay naghalikan silang dalawa. Samantala, galit na galit si Jang kay Ghost dahil ipinagbili niya si Mina at inutusan siyang bawiin siya kahit anong mangyari. Ipinadala ni Ghost ang kanyang bodyguard pagkatapos ng trio at sinubukan siyang talunin ni Dae-gil sa isang away, ngunit masyadong malakas ang lalaki. Nang makitang wala ng ibang mapagpipilian, inarap ni Mr. Go ang bodyguard sa isang platform at namatay silang dalawa. Bago mamatay, hiniling ni Go kay Dae-gil na umalis at huwag maghayganti. Hindi nakinig si Dae-gil at nagsimulang maghanda ng plano para makabawi kay Jang. Binisita ni Mi na si Gwang Chul sa bilangguan para kunin ang pangalan ng dalawang kaibigang kriminal na eksperto sa mga setup. Sa tulong nila, ginawa nila ang lahat upang mawala ang lahat kay Madam Song, tapos si Mina ay nagpanggap na isang walang muwang na mayaman na babae na maaaring samantalahin ni Song. Nagkunwaring talo si Mina sa una, at nang nalinlang si Song sa isang maling pakiramdam ng seguridad, nabawi niya ang lahat. Dahil desperado na si Song ngayon, binayaran siya ni Dae-gil para makipaglaro sa kanila ni So, na natalo rin ni Mina bago siya ibigay kay Ku Jang para makapaghiganti rin siya. Ang lahat ng perang ito ay nagpapahintulot kay Dae-gil at Mina na lumipat sa isang mas magandang apartment at patuloy na magbayad sa mga kaibigan ni Gwang Chul para sa kanilang tulong. Sumunod, muling nakipag-ugnayan si Dae-gil kay Miss Wo para gamitin siya para makuha si Jang, na nag-aalok din sa kanya ng komisyon. Nakikita ni Jang ang kilos ni Miss Wo, at hindi niya tinanggap bilang kanyang bagong manlalaro. Sa katunayan, nahulaan niya na malamang ay ginagamit ito ni Dae-gil. Pagkaalis ni Wo, nag-aalala si Jang na baka siya ay manakawan ni Dae-gil kaya sa lalong madaling panahon, inilipat niya ang lahat ng kanyang pera sa isang abandonadong gusali na walang nakakaalam. Gayunpaman, ito ang plano noon paman, habang umaalis, hinawakan ni Wo si Jang at nagtanim ng tracker na nagpapakita sa grupo ng lokasyon ng pera. Upang gawing mas matamis ang paghihiganti, ninakaw lamang nila ang kalahati nito, pagkatapos ay ipinadala ang mga pulis upang hanapin ang kalahati. Si Jang ay nasa ilalim ng imbestigasyon para sa ilegal na pagsusugal at panunuhol sa mga opisyal, kaya siya ay tumakas at ang gobyerno ay naglalagay ng gantimpala sa kanyang ulo. Nakipagkita si Dae-gil kay Wo para bayaran siya, ngunit nang makita niya itong kasama si Mina, nagselos siya at hinanap si Jang para sabihin sa kanya ang lahat. Naghahanda sina Dae-gil at Mina na umalis ng bansa nang makatanggap sila ng tawag mula kay Jang, na dumukot sa mga kaibigan ni Gwang Chul at humiling na ibalik ang kanyang pera bilang kapalit ng kanilang buhay. Pumayag si Dae-gil na makipagkita at sa sandali ng palitan, naglabas ng kutsilyo ang masamang loob na humawak sa mga biktima para saksakin si Dae-gil, ngunit kanina pa niya inaasahan ang maduming laro. Matapos niyang gamitin ang stun gun sa masamang loob, sinindihan ng apoy ni Dae-gil ang Melita at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagmamadaling pinatay ni Jang ang apoy at natuklasan na ang Melita ay puno ng peking pera, kaya hinabol niya at ng kanyang mga tauhan si Dae-gil, na nag-trigger ng paghahabol ng sasakyan sa lungsod. Sa kasamaang palad, si Mina ay hindi kailanman natutong magmaneho ng maayos at siya ay nagtapos sa pag-crash ng kotse.
Habang kinukuha ni Jiang ang pera, napansin ni Dae-gil na may dugo si Mina sa pagitan ng kanyang mga hita at nadiskubre na siya ay buntis at nawala ang sanggol sa pagbangga ng sasakyan. Napunta si Mina sa ospital, kung saan binisita siya ni Guang Chul, at sa wakas ay nakalaya mula sa kulungan matapos bayaran ni Dae-gil ang kanyang piyansa noong nagsimula silang kumita muli. Samantala, binayaran ni Jiang Siwo ng kanyang bahagi ng deal bago makipagkita sa ilang lalaking magpupuslit sa kanya palabas ng bansa. Gayunpaman, ang mga lalaking ito ay binabayaran din ni Wo at binugbog nila si Jiang. Gustong umalis ni Wo, sa pag-aakalang siya ay nanalo. Ngunit ang mga thug na ito na nagpakita ay nagtatrabaho para kay Ghost, pinatulog siya at pagkatapos ay itinapon siya sa isang tambak ng basura. Umalis ito dala ang lahat ng pera. Nang makauwi si Wo, laking gulat niya nang makita si Jiang doon, na itinapon din sa tambak ng basura sa halip na patayin gaya ng hiniling niya. Ibinalik ni Ghost ang pera sa tunay na amo, ang maalamat na si Agi, na nawalan din ng mga daliri. Mabilis niyang napansin na may nakatago na tracker sa loob ng Melita at inaasahan niyang mahahanap sila sa lalong madaling panahon. Gaya ng hinuhulaan niya, nagpakita si Dae-gil kasama si Guang Chul, na sinundan ng malapitan ni Jiang. Malapit nang magsimula ang isang argumento tungkol sa kung sino ang nagmamay-ari ng pera at kung sino ang dapat patayin, kaya nagmungkahi si Agi ng solusyon, isang huling malaking laro kung saan itinaya nila ang lahat ng pera pati na rin ang kanilang mga ulo. Tinanggap ng lahat at ipinagbili ni Jiang Siwo para makakuha ng pera para sa laro, ngunit nakumbinsin niya itong dalhin siya sa laro dahil matutulungan niya itong makagambala kay Dae-gil salamat sa kanilang kasaysayan na magkasama. Nakuha ni Dae-gil ang kanyang pera mula kay Ku Jiang, na gustong magtagumpay si Dae-gil sa buhay, at sinabi ng nakarecover na Mina kay Guang Chul na siya ang magiging partner ni Dae-gil dahil ayaw niyang maging adik na naman ang kapatid. Dumating ang araw ng laro at itinatag ang mga panuntunan upang maiwasan ang pandaraya. Ang lahat ay maglalaro ng hubot-hubad at gagamit lamang ng isang kamay. Si Wo ay nagdala rin ng bagong selyadong deck para walang sino man ang maaaring gumamit ng mga may markang card. Nagsisimula ng normal ang laro, ngunit maya-maya ay may kakaibang nangyayari at napagtanto ni Dae-gil na ang mga card na dinala ni Wo ay naaaninag kung alam mo kung paano gamitin ang iyong mga mata. Napagtanto din ito ni Agi at pinaalis si Wo sa laro bago magpalit ng mga deck. Ang laro ay nagpapatuloy ng normal hanggang sa mahuli si Dae-gil na inilagay ang kanyang kamay malapit sa damit na panloob ni Mina. Itinaya ni Agi ang lahat ng kanyang pera na si Dae-gil ay may mga panalong card na nakahanda at si Jiang ay itinaya ang lahat kay Mina na mayroong card na nakatago sa kanyang damit na panloob, gayunpaman, pareho silang mali. Nagkunwari lang si Dae-gil na nagtago ng card para linlangin ang kanyang mga kalaban at makakuha ng madaling panalo. Si Jiang at Agi ay hindi tinanggap ito at pinadala si Ghost para pigilan sina Dae-gil at Mina na umalis na may dalang pera. Ngunit dumating si Guang Chul na handa at pinutol niya ang kamay ni Ghost. Pagkatapos, pinatay ni Jiang ang mga ilaw upang atikihin sila ng biglaan, ngunit pinatay siya ni Guang Chul, kahit na nasugatan din siya sa pakikibaka. Biglang itinutok ni Guang Chul ang kanyang sandata kina Dae-gil at Mina at kinuha ang pera mula sa kanila bago tumakas palayo sa kanilang sasakyan. Pagkalipas ng ilang araw, ipinakita sa balita na si Guang Chul ay nagmaneho sa lungsod habang naghahagis ng pera sa mga tao sa bintana ng sasakyan at siya ay natagpo ang patay sa bundok. Sa bahay, tinanong ni Mina si Dae-gil kung ano ang ginawa niya sa dagdag na card sa laro, at ipinagtapat na kinain niya ito tulad ng itinuro sa kanya ni Go. Naputol ang kanilang pakikipagchat sa pagdating ng isang liham mula kay Guang Chul, na umamin na nagkunwaring nagtaksil lamang sa kanila upang protektahan sila. Ngayon ay iniisip ng lahat na wala silang pera at iiwan sila ng mag-isa. Sa sulat, isinama niya ang isang mapa kung saan niya itinago ang pera upang makuha ito ng kanyang mahal na kapatid at magsimula ng bagong buhay kasama si Dae-gil. Matapos maibalik ang pera, itinapon ni Dae-gil ang kanyang huling card deck, nagpa siyang gawin bilang Hands of God at huminto sa pagsusugal para magkaroon ng mas magandang buhay.